Magandang oras uli sa mga all at shout out sa mga all. Ayaw ng TVJ itong balita na ito dahil nasungkit ng Tape Incorporated ang panibagong 10 taon bilang nagmamay-ari ng pangalang It Bulaga. Pero ito ay sa ano no, sa trademark lamang, hindi sa copyright. So, nakakuha uli sila ng certificate nito, panibagong 10 taon. At ito ay batay sa inilabas ng Intellectual Property Office no, na certificate na ito ay mananatili sa pagmamay-ari ng Tape Incorporated. So maraming natuwa sa mga side ng Tape Incorporated. Pero ito ay trademark ano? Magkaiba po ang trademark at saka copyright. Sa dokumentong inilabas ng Intellectual Property Office, ang certificate ay naaprubahan kahapon. No, nakuha nila ang approval nito kahapon, August 4. So ito ay mananatili sa kanila hanggang June 14, 2033. Yun, 10 taon nga. 10 taon ang certificate no pagka tayo ay nagparehistro sa Intellectual Property Office. Kaya inaumani ito ng samutsaring komento at magkakaibang mga saloobin na nagmula sa magkabilang panig sa Tape Incorporated at sa panig ng TVJ. Dahil ang sabi ng Tape sa mga panig ng Tape Incorporated ay congratulations daw at nakuha uli nila ang trademark, yung certificate ng trademark. At ang sabi naman ng kabilang panig ng mga fans nitong TVJ ay magbenta na lang kayo ng mga mug at t-shirt kasi nga itong trademark ay tungkol ito sa merchandise ano. Hindi kasama rito ang tulad niyan, entertainment, yung mga shows. So, hindi kasama po yan. So, ganun ang ano, sabi nga ng mga tagatangkilik nitong TVJ, ay magbenta na lang sila. Yan ang mga saloobin ng bawat isa, no? Dahil nga trademark ang kanilang napanalunan o nakuha na certificate. Pero ang pagkakaalam kasi natin yan na ay patuloy itong dinidinig sa korte. So hindi pa natin hindi natin alam kung pagka na desisyunan sa korte ay magkakaroon ba ng visa itong ano, desisyon ng Intellectual Property Office. So malalaman natin yan ano dahil dalawang pagkaharap na ang naganap mula sa kampo ng TVJ at ng Tape Incorporated. So tingnan natin yung pangatlong pagkaharap nila, kung hanggang ilang pagkaharap pa yan, kung sino ba ang mananalo at kung ano ba ang magiging desisyon ng korte dyan ano. Ganun pa man ay patuloy na nangunguna itong TVJ sa noontime show laban sa 8 showtime at saka sa ano sa generic na It Bulaga na ikinagagalit ni Paulo Contis pag tinawag na peke. Dahil ang rating nitong TVJ ay mataas pa rin at ang halos magkakapantay itong It Showtime at ang generic na It Bulaga. So sabihin natin na hindi nga maganda ang naging balita tungkol dyan sa trademark sa pagmamayari ng
Itbulaga sa trademark, ay patuloy pa rin nagiging masaya ang fans ng Tito Vic and Joey, dahil number one pa rin sila sa tatlo, no? Lalo itong pinaangat din ng sugod bahay, itong si Yorme Jose Manalo. Pantapat nila dun sa Yorme Isko ng generic na Itbulaga. So lumakas ito at maraming natutuwa dun sa segment na yun, ano, na sinasabi nilang mayor na si Jose Manalo. Maraming natuwa dyan at naging masaya ang kanilang segment na ito. Kaya ang sabi nitong fans ng TVJ ay let it be. Let it be daw. Hayaan nyo na yan. Kasi kahit naman daw makuha nila ang trademark at ang suporta daw ng taong bayan ay nandyan pa rin sa TVJ, sa original na Itbulaga. Kaya ang sabi nila, hayaan nyo sila. Hayaan nyo silang mapunta sa kanilang trademark. Pero siyempre, depende pa rin ito sa magiging desisyon ng korte. Samantala, sa kabilang banda, naungkat uli itong ano, ang pag-alis ni Vice Ganda at Ayon, ano? Dahil ang sabi nga ng mga netizens, no? Meron silang dapat harapin. Pero bakit sila umalis ng bansa para magbakasyon? Ang pagkakalam natin, 2 days lang yun eh. Pero ganun pa man, ang sinasabi dyan ay para bang binaliwala nila ang panawagan or ang concern ng MTRCB. Kahit daw sabihin na ang pinatawag ay ang kanilang producers, pero sila ang mga host na nakagawa nito, ay dapat daw ay nananatili sila sa bansa para harapin ang issue na binabato sa kanila. Ang pananaw ng ilan ay parang binastos daw nila ang MTRCB dahil nga umalis sila. Parang hindi nga naman maganda yun na mayroon na dapat silang harapin. Dahil kahit producer ang patatawag dyan, dapat ipatawag din sila dahil sila ang main person, no, na nakagawa ng violation. Ay, hindi naman pwede yun na producers ang sisermonan ng MTRCB. Dapat talaga silang dalawa. Diba? Yan ay ating pananaw lamang, ano. Pero sana nga ay maayos na yan at magbago. Magbago ang kanilang technique para na rin sa mga kabataan. Ayan po ang update ngayon, ano? Hindi magugustuhan ng TVJ ang balitang nakapag-renew itong Tape Incorporated sa registration trademark para sa Itbulaga. At sa kabila niyan ay patuloy pa rin ng mga nananatili ang mga suporta ng mga fans nitong TVJ. At lalo yatang magiging matibay ito dahil sa nangyaring trademark approval nito para sa Tape Incorporated. Malamang ang mga fans ng TVJ ay lalong dadami dahil manggigigil sila dito sa nangyaring approval. Ayan po, no, maraming salamat uli sa inyong suporta sa aking channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.